Dateline Bayambang, Pangasinan, sometime in 2013. Ang batang tatawagin nating Monet ay hinalay ng kapatid ng kanyang tatay. Si Monet ay grade 2, 7 years old. Ang kanyang amain ay 40 plus years old. Ang sexual assault at panggagahasa ay nagpatuloy hanggang si Monet ay maging teenager. Nakarating sa isumbong mo kay Tulfo ang kasong ito sa pamamagitan ng isang email. Mula sa Saudi Arabia, sumulat sa atin ang nanay ng biktima, isang OFW. Agad natin itong sinagot. Later, nakakuha tayo ng video niya. Narito po ang unang bahagi. Ako po ay humihingi ng tulong sa isumbong mo kay Tulfo para po sa aking anak na nagsumbong po sa akin na hinalay daw po siya ng kanyang TUV na kapatid ng kanyang ama doon po sa Pangasinan. At yung TUV niya po na si Henry Balvin, ginawa daw po yung panghahalay sa kanya nung siya ay grade 2 pa lamang. Hanggang sa natigil na lang po nung nakaraang taon. Ang ibabahagi namin sa inyo ay excerpts ng mahabang case conference sa pagitan ng biktima kasama ng kanyang kapatid at mga abogado at kinatawan ng isang law firm na kinausap namin para umawak sa kaso ni Monet. Ang case conference ay nangyari sa opisina ng isumbong mo kay Tulfo doong February 15, 2021. Present sa case conference na ito para sa pagsasampa ng mga kasong grave threat, acts of lasciviousness, rape at attempted rape laban kay Henry Baldin, si Attorney Mercado at Attorney Dobatos ng Marcos Law Firm. Ang biktimang si Monet, hindi niya tunay na pangalan, ang kanyang ate si Ramon Tulfo at ako po, si Angel Deza ng isumbong mo kay Tulfo. Alam mo, mayroon kaming ineng, may mga napait kami na karanasan na pag yung mga ganong bagay, rape, hindi ina-atras, ma-atras yung wallet, yung poplena, ma-atras, di ba? Pag dito, iiyak dito, katapos pag ano na sa, pag nasa ngiti, 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 hindi na, ma-atras. Lalo na yung rape ng tatay. Yes, diba? Kasi naaawa daw. Naaawa sila. Yan yung minsan. Pero sana ituloy mo yung kaso. Sir, sabi po na mga kamay, ano po nangyari kahit na kapatan lang po kami ng pera kahit ano po. Tutuloy po namin yung labad, di po kami magpapaaral po sa kanila. Kukunin po talaga namin yung sipa. Nakarapat-rapat po na makuha ko. Mabutit, bakala tayo, may mga abogado tayo. Mga volunteers. Ilan taong ka noon? Ha? 7 years old po ako. 7 years old? Apo. Tapos, ayun po. Yung doon sa bahay po nila. Sila po ay natutulog doon sa lang po nung ano. Kasi po yung asawa at anak yung kasama po namin doon sa malaking bahay. Tapos po, palagi po pagpupunta po ako kasama yung kanya ko tsaka mga pinsan ko po doon sa likod na bahay. Ano po, utusan po na sila isa-isa. Ano po, papaalisin po. Tapos last po yung kanya ko. Pag wala na po sa mga lahat. Sarang niya po yung pinupo, tapos hawakalan po yung tapo. Ayun po yung pinaka-worst na nilawa niya sa akin. Pero nangyari po kasi yun sa grade 2 po ako hanggang grade 6. Bago po ako hanggang grade. Baka magiging problema lang kasi natin dito. Yes, tapos na yung 7 years old. Hindi na siya ito mapapamedico legal. So, ang mapapamedico legal natin ngayon is yung recent incident na nakita naman niya. Baka maganda alalahanin natin yun. Kasi dito kasi, kada incident eh,
ay isang taon. So, magandang tanong siguro, simula 7 years old hanggang 14 years old, or hanggang dun sa pagkakataon na ikaw ay nandun pa sa bahay, sa malaking bahay na sinasabi. So, each ring, one count at 20. So, ilang beses, sa pagkakaalala mo, ilang beses nangyari yung ganong klase ng pangyayari? Hindi mo mabilang. Isa po. Nung grade 2 po ako. Sige, nung grade 2, ilang beses? Nag-grade po kasi ako, nagtatrabaho po po yung isa ko yun sa Laguna po, sa Sumarayo po. Okay. Tapos, once a month po siya ako. Okay, so pagpalagay natin yung grade 2 mo, once, pag every time na babalik yung tito mo sa inyo, may nangyayaring ganun. Okay. Bakit kayong dalawa lang yung nasa bahay yung panahon? Hindi po, pag wala po sa dalawa, nagpagumpin po ako din. At ako, pagpagumpin po nila ako na. Nalang po siya ng pagkain nila, tita, gano'n po. Alam po, ano po, titigin din ako sa mga tatakot ko na lang. Okay. Yan, tapos po, may iwan na lang po ko din na iisip ko. Wala siyang sinabi? Tinignan ka lang ng masama? Yung ano po, hawakan ka po din ako. Ah, okay. So, nilapitan ka? Hinawakan ka ng... hinaras ka, hinawakan ka dito sa iyong sa wrist mo. Tapos masama yung naging tingin sa iyo. Siyempre 7 years old ka lang naman talaga. So, ilang taon naman yung tito? Ilang taon yung tito mo? Baka pwede pong malaman. Nasa 40 plus na po. Nung panahon na yun, 40s. Tiyuhin niya sa ginawa sa kanya. Yung anak ko po ay fourteen years old po siya ngayon. Ako po yung humihingi ng tulong dahil wala po akong magawa. Ako po'y malayo sa kanila. Nandito po ako sa Middle East. Eh, isa po ako, OFW. Hindi ko po masabi sa aking mga anak na lumapit sila sa barangay o sa pulis dahil alam ko po na malaking tao sila doon at kilala po silang ang totoo nga po niyan. Kapitan pa po ng barangay yung kanilang tiyuhin. So yun po yung isa sa hindi ko po masabi sa aking anak na bumalik ka sa Pangasinan at magreklamo ka sa pulis. Dahil natatakot po ako. Wala po kasi kaming kakayahan. Pagdating mo dun sa bahay, nagsumbong ka ba? Sa nangyari. Bakit hindi ka nagsumbong naman ako? Kaya nga po dahil po dito sa panangakas niya. Bago po kung nangyari yung incident eh, masayahin po siya, palatawa po yan. Paano masayahin at palatawa? Ano po, lagi po yan nagbibiro kahit na ano yan. Nagbibiro po talaga. Tapos, ngayon nga po, nabante na lang na bigla siyang tumahimik. Tapos, pag tumatawa po kami, nagkukantuhan siya. Parang late reaction po sa lab. Parang tulirok. Opo. Tulirok. Kasi po, sinubukan din po niya ako. Pagtakaan niya. Ah, sinubukan po niya ako halik-halik. Nagsumbong po ako sa mama ko noon. Hindi na lang po ni Lola. Nahinto naman po yun kasi po nakapagsumbong po ako noon. And that time po, hindi ko po alam na ginagawa na po pala sa kapatid ko yun. Ilan taong ka noon?
Hindi ko na po matandaan. Siguro nasa grade 5 or grade 6 po ako noon. Nagsumbong ka pero yung kapatid mo hindi. Opo. Pati na po nga, ano bang trabaho nung ng tito? Kita niya pa daw nga po kung paano nila gamitin. Nung pinakita lang ka ng pagkain o candy? Nung sa bata po ako, di ba? Natuwa ka. Okay. So pagdating sa bahay, meron niya sa candy doon? Okay, ano binawa mo? Tapos, doon po ulit ginayari ng sinto. Ano tumatak mo sa isip mo niya? Hindi ko po alam. Bakit may gano'n? Ba't kailangan na? Pero di ba po? Parang kinakumpara ko ba yung sarili ko? Ano mga pag-alit mo namin? Umiyak ka? Okay. So, bali ka ka? Hindi ko alam mong gagawin ko na. Tolero, hindi mo alam kung ano nangyayari. Ilang taong ka nun? Grade 5 po ako. Dati before, hindi nag-stay na ba si Tito sa bahay? Ano ka nun? 14 years old, grade 7. Umiiyak ka. Siyempre, kahit paano walang harang dun sa bahay niya. Karang mo, no? So, ibig sabihin, walang tao sa bahay. Maririnig ba? Kung anong nangyayari? Ito po yung bahay niya. Ito po yung buhay. So automatic, pagkakasunigaw po siya, rinig din sa kusina, pero hindi naman po gano'ng kalakas. Yung vitamin C siya, puro na lang siya gadget. Puro gadget? Ayaw niya makihalubin sa tao. Ah! Ayaw din niya na hawakan siya. Ayaw din niya na may kasabay sa naliligo. Alam po po. Nagagamitin kayo ng Diyos para tulungan kami mag-ina na matigil na yung kayupan na ginawa niya sa aking anak at nabigyan ng katarungan ng pagkasira ng buhay ng aking anak. Kala ko po, ligtas ang mga anak ko doon sa pinaglagakan ko sa kanila. Dahil lahat po ng hirap, dinanas ng aking mga anak. Ang inakala ko pong mga tao na poprotekta sa aking mga anak dahil sa pagtalikod ng kanilang ama sa kanila, sila po pala yung sisira sa buhay ng aking mga anak at magpapahirap. Nung una po, yung panganay ko, nung pinagtangkaan niya ang gaasain. Pero yung baso ko po, hindi na gawang magsumbong sa takot sa kanya. Tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po kami mag-ina. Pinakalas po, mga natapos lahat. 2016 po, bago po ang mag-ina. Grade 6 yung pinakahuli ng video. Opo. Ito po kasi yung grade 6 po. Kaya hindi na po ako nagagawa ng gano'n. Ito po. Tingin na po sa papa. Nakakapanood po po sa video yung mga investigador. Laman niya na ako nangyayari. Kasi hindi pa ako pero baka na-clearance nito. Opo. Nasa school ka. Tangali. Pag-uwi mo ng malaking bahay, anong ginawa mo? Sinong nakita mo dun sa malaking bahay? Pag-uwi mo. 11 years old kanya. 11 years old kanya. Galing po siya sa likod. Okay, galing siya sa likod. Kumatok siya habang ikaw ay nagsusulat para dun sa clearance mo. Okay. Ano yung naalala mong ginawa niya? Nakita ka niya? Ang grade 6 ka na niya. Nakita ka niya? Kaya lang po yung laban niya po. Lumaban ka niya. Alam mo nang ginawa niya? Bago ko manlaban. Kasi syempre may ginawa yan bago ka lumaban. Umasok siya, pagpasok niya, anong sinabi niya sa'yo? Ano po, yung may umiila na po ako papunta doon sa katakot.
May mga sinasabi, pero hindi mo na naiintindihan kasi sumisigaw na siya. Okay? Nagagalit po. Nagagalit. Kasi nga po, ayaw ko nga po ni Mama. Dinala ka ngayon ulit sa bahay nila. Yan, ikwento mo sa akin kung pasok. Kung ano ginawa ko. Ano po yun? Namlalaban na po. Ano ko na po? Ano? Naiyak po ako. Pero malakas ka pang manlaban. Kumbaga may enerhiya ka pa na lumabas at tumakbo. Pinusubukan mo tumakbo. Pinusubukan ko po lahat. Nung pinusubukan mo tumakbo, anong ginagawa niya? Ay, inaakap ka ba niya o inahawakan? Binablock po. Inaak ng ginagawa ko. Binablock pa din siya. Tapos din sabi ko po dito, parang awan niyo na po. Ma'am, alam niyo po yun? Yung kahit ikaw yung nasa tama, kahit ikaw yung, alam mo sa sarili mo na ikaw yung tama, pero ikaw yung magmamakaawa para pakawalan ka ganun. Pero yun nga, so, magmamakaawa ka, pero tito mo tuloy-tuloy pa rin sa ginagawa niya. Paano ka nakatakas? Ano ba? Hindi ko po alam eh. Kung malakas po yung basta na ano ko po siya nun eh. Naitulak mo? Opo. May adrenaline yan eh. So naitulak mo, nakatakbo ka palabas. Pag dire-diretso po talaga ako sa bahay. Pagdating mo sa bahay, ano nangyari? November po, 2020, apakasama po ng ugali ko. Yung ayaw na ayaw po sa lahat. Yung alam niyo po yung... Ayoko po talaga kinakausap ako kahit sa ano pa yan, yung inuutos po ng ate ko. Hindi ko po lahat sinusunod. As in, alam niyo po, galit ako sa lahat ng bagay. Tapos yun, napakamaldito ako po, nasagot ako sa kanila kahit mali po ako. Tapos yun, sabi po ni ate po, isusumbong ka namin. Eh nga po, sinumbong ako kay mama yung pag-uugali kong yun. So tapos sabi, nagkaroon ng... sige, tuloy mo lang. Ang sabi po ni mama, kapag hindi ka nagbago... Oh, sorry, 13? 13 years old daw? Oh, saan? 2020. Last year dahil lockdown. Last year, November 2020. Okay, sige, tuloy. Tuloy. Diba? Apo. Ayun nga po, pagka... yung ugali ko daw po, pag hindi ko tinang... ibabalik daw po ako sa Pangasinan. I-stop po yung pag-aaral ko sa Cavite. Babalik ako saan ako nang galing. Tapos wala na, kakalimutan ako ng magulang ko. Kasi okay. Nga po, mama ko lang yung sumusuporta po sa amin. Tuwing binabalikan ng biktima ng isang traumatic experience ang kanyang karanasan, nagbabalik rin ang trauma. Sigurado ako, ganon ang nararamdaman ni Monette sa pagkikipag-usap sa amin at sa mga abogado. But she was strong. She tried hard to put aside the pain. Malakas ang kanyang loob. Kasing lakas noong una siyang lumaban sa kanyang rapist. Matapos ang mahabang panahon ng pagtitiis, magbabalik po ang isubo mo kay Tulfo.